kalayaan ng second chance yung isang rapist na mayor, habang yung mga mahihirap ay madaling tokhangin na lamang. Yun layo naman ng sinasabi mo, Mr. Kasama ba yan dito sa hearing yung comment ko na yun? Ang layo naman. You're that's an affront to do you want human rights as part of the curriculum of NSC? Please let Senator Bato finish. Ang layo naman nung bakit ka nagkaganon? Ano lang nangyari sa utak niyo? Ha? Ang layo naman. We can send you a copy of our session paper. Ang layo. Ang layo ng issue mo. Just to personalin ako. Napakalayo. Dapat matuto. Kung meron tayo say, dapat ikaw na estudyante ka, matuto ka, magresbito. Kasi sa senador man lang na andito sa hearing na ito. Ito ang AJ Bueno Vlog. Mga kaabangers, sa Senate hearing tungkol sa mandatory military training sa mga schools o pagbabalik ng ROTC, hindi nagustuhan ni Senador Bato de la Rosa at ilang senador ang binitawang salita ni Representative Raul Manuel. Nagpanting ang tenga ni Senador Bato sa sinabing ito ni Manuel. Makalayo at may second chance yung isang rapist na mayor habang yung mga mahihirap ay madaling tokhangin na lamang. Yun layo naman ng sinasabi mo, Mr. Kasama ba yan dito sa hearing yung comment ko na yun? Ang layo naman. You're that's an affront to do you want human rights as part of the curriculum of NSC? Please let Senator Bato finish. Ang layo naman nung bakit ka nagkaganon? Ano lang nangyari sa utak niyo? Ha? Ang layo naman. We can send you a copy of our session paper. Ang pagtaas ng presyon ni Bato sa Senado ay ang patutsala ni Manuel ukol kay ex-mayor Antonio Sanchez. Kaugnay ng komento niyang second chance, nagpanting ang tenga ng senador. Ayon kay Senador Bato, dapat umanong matuto na rumispeto si Representative Raul Manuel kahit sa senador man lang nakasama sa hearing. Huwag daw tirahin sa ibang issue na hindi naman kasama sa usapan. Dapat ikaw na estudyante ka, matuto ka, magresbito kahit sa senador man lang na andito sa hearing na ito. Huwag mong tirahin sa ibang issue na hindi kasama dito. Did you know na ako mismo gusto kong bitayin yung Sanchez na yan? Ha? I am for death penalty. Kung may death penalty noon, dapat nabitayin na yung Sanchez na yan. Pero, kayo naman, ayaw naman yung death penalty. Ngayon, bigyan na si Sanchez dahil na-reform na yung tao. According to the competition, eligible siya for pardon, ayaw na naman nyo. Saan kayo pa? Saan na kami pupunta? Anong klaseng pag-iisip na? Saan kami pupunta? Gusto ko death penalty, ayaw nyo. Ngayon, i-release yan dahil walang death penalty. Titirahin na naman nyo ako. Ako bang gumawa ng batas na yan? Eligible siya by operation of law. Dahil sinabi ng batas. Ganon, respetuhin natin. May batas na ganon. Dahil sa galit niya kay Representative Raul Manuel, tinanong pa ni Senador Bato kung ano ang tingin ni Manuel sa mga senador na nasa hearing at kung sigurado ba daw na tunay siyang representante ng mga Pilipinong estudyante. Ha? Are you sure you're the representation, you're the true representation of the Filipino students? Ganon ba? Ilan lang yan makakaliwa dyan sa estudyante? Mas marami dyan ang gusto mag-ROTC. I must tell you frankly. Bakit ka? Ang layo ng issue mo. Just to personalin ako? Napakalayo. Dapat matuto. Kung ma-ROTC, dapat ikaw na estudyante ka, matuto ka, magresbito. Kahit sa senador man lang na andito sa hearing na ito. Huwag mong tirahin sa ibang issue na hindi kasama dito. Ha? Magsasalita pa sana at sasagot si Raul Manuel, ngunit binara din siya ni Senador Gatchalian. Manuel, let me recognize you first before you talk and let Senator Bato finish. Dagdag pa na tanong ni Senador Bato kay Representative Raul Manuel kung mahal niya ang Pilipinas at kung atakihin tayo ng bansang China, sino daw ang ihaharap at ilalaban ni Manuel sa mga Chinese? You answer me. You love your country? Ha? O sige, you respond. Of course, students love our country and we have different ways to show okay, we love you love your country. Pag inatake tayo ng China dito, sinong palabanin mo dyan sa mga Chinese na yan? Actually, okay.
Actually po, yun ang program namin. Since gusto namin na ipaglaban yung ating bansa mula sa foreign invaders, pero mismo sa ating constitution, the AFP, which is tasked to preserve our integrity and national sovereignty, ay hindi natin nakikitaan ng real intent to defend our country. So wala tayong role model for that. Submit mo na lang sa amin yung position paper po ninyo, kasama yung position paper ng isang mga kasama ninyo, no? Senator Bato, can we proceed? Agad namang hinirit ni Senadora Pia Cayetano na alisin sa record ng pagdinig ang mga pahayag ni Representative Raul Manuel na ani ay irrelevant sa nasabing pagtalakay. Mr. Chair, may I move to strike from the records the statements of Mr. Manuel that were irrelevant and not germane to the topic, especially when he makes statements attributed to our colleagues in a statement that he made outside. And may I also request the Chair to remind all our guests who are here as guests to please show respect for the members, and again, not to bring up statements, reactions that are not germane to the topic. You can make your reaction outside. The media is all there. They will listen to you. But let's stick to the course. We're all here overtime and you need to use our valuable time to say something to the good senator. I know him so well. If you had something to say, he will talk to you. So may we remind everyone of that, Mr. Chair. Thank you, Senator Pia. Samantala, panoorin at pakinggan natin ang buong pangyayari sa naging sagutan ni na Senador Bato at Manuel at ilang senador na binara ang kongresista. Makalayo at may second chance yung isang rapist na mayor, habang yung mga mahihirap ay madaling tukhangin na lamang. Yun lang, maraming salamat. Mr. Yes, Chair, can I react? Of course, of course. Ang layo naman ng sinasabi mo, Mr. Kasama ba yan dito sa hearing yung comment ko na yun? Ang layo naman. You're that's an affront to the human rights as part of the curriculum of NSC. Ang layo naman. Please let Senator Bato finish. Ang layo naman nung bakit ka nagkaganon? Ano lang nangyari sa utak niyo? Ha? Ang layo naman. We can send you a copy of our position paper. Ang layo. At saka, I take offense on your what you said na yung ROTC is a misrepresentation of nationalism. Anong tingin mo sa amin? Anong tingin mo sa... Ganun? Ganun ka lang mag-judge sa amin? Dina-judge mo kami na ganun? Ha? Are you sure you're the representation, you're the true representation of the Filipino students? Ganun ba? Ilan lang yan makakaliwa dyan sa estudyante? Mas marami dyan ang gusto mag-ROTC. I must tell you frankly. Bakit ka? Ang layo ng issue mo. Just to personalin ako? Napakalayo. Dapat matuto. Kung ma-ROTC, dapat ikaw na estudyante ka, matuto ka, mag-respeto. Kahit sa senador man lang na andito sa hearing na ito. Huwag mong tirahin sa ibang issue na hindi ka kasama dito. Ha? Huwag mong... Honorable Ikaw. Chair, I would like to respond dun sa point na marami daw na gusto mag-ROTC. Mr. Manuel, let me recognize you first before you talk. And let Senator Bato finish. Ikaw, kung Pilipino ka, do you love your country? You answer me. You love your country? Ha? O sige, you respond. Of course, students love our country and we have different ways to show okay, that we love you love your country. Pag inatake tayo ng China dito, sinong palabanin mo dyan sa mga Chinese na yan? Actually po, yun ang program natin. Since gusto namin na ipaglaban yung ating bansa mula sa foreign invaders, pero mismo sa ating constitution, the AFP, which is tasked to preserve our integrity and national sovereignty, ay hindi natin nakikitaan ng real intent to defend our country. So wala tayong role model for that. Submit mo na lang sa amin yung position paper po ninyo, kasama yung position paper ng isang mga kasama ninyo, no? Senator Bato, can we proceed? Mr. Chair, may I move to strike from the records the statements of Mr. Manuel that were irrelevant and not germane to the topic, especially when he makes statements attributed to our colleagues in a statement that he made outside. And may I also request the Chair to remind all our guests who are here as guests to please show respect for the members, and again, not to bring up
statements, reactions that are not germane to the topic. You can make your reaction outside. The media is all there. They will listen to you. But let's stick to the course. We're all here overtime and you need to use our valuable time to say something to the good senator. I know him so well. If you had something to say, he will talk to you. So may we remind everyone of that, Mr. Chair. Thank you, Senator Pia. Dagdagan ko lang. Ito, if he really represents the students, ganyan na talaga ang state ng mind ng mga estudyante ngayon na dapat baguhin natin. Mali po yun. Ako, if naniwala ka sa akin, mas matanda ako sa'yo. Mali yung sinasabi mo. Gusto mo akong tirahin sa ibang isyo na hindi naman natin titakil dito. Now, since, Mr. Chair, since sinabi naman lang itong ating resource person about nung kay Sanchez case, alam nyo, gusto lang ninyo talaga akong sirain, kaya kinukuha niya yung sinasabi ko na gusto niya akong butasan. Did you know na ako mismo gusto kong bitayin yung Sanchez na yan? Ha? I am for death penalty. Kung death penalty noon, dapat nabitayin na yung Sanchez na yan. Pero, kayo naman, ayaw naman yung death penalty. Ngayon, bigyan na si Sanchez dahil na-reform na yung tao, according to the competition, eligible siya for for pardon, ayaw na naman nyo. Saan kayo pa? Saan na kami pupunta? Anong klaseng pag-iisip? Saan kami pupunta? Gusto ko death penalty, ayaw nyo. Ngayon, i-release yan dahil walang death penalty. Titirahin na naman nyo ako. Ako bang gumawa ng batas na yan? Eligible siya by operation of law. Dahil sinabi ng batas. Ganon, respetuhin natin. May batas na ganon. Pero hindi ko kagustuhan yan. Kung akong gusto mo, samahan mo ako, bitayin natin yan. Ha? Gusto mo, samahan mo ako, bitayin natin yan? Ha? Kasi lang talaga, that gusto siya ko, ikaw ang representation ng estudyante ngayon. Ganun na pala, ang estudyante ngayon, kawalang disiplina, kahit ang senador, kayang tirahin sa walang non-relevant issue dito sa ganitong forum. Ganun na pala. Kaya dapat pala talaga, balik ang rotisi para madisiplina ka ng mga estudyante na kayo. Ha? Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Bato. And Mr. Chair, I'd like to seek apology for... And let me remind Mr. Manuel, NUSP, and the rest of the groups that we invite in this committee, we invite you for the sake of fairness. Alam ko naman kung anong sasabihin ninyo eh. No, this is your third time to be part of this hearing. And alam ko na kung anong sasabihin ninyo. Pero binibigyan namin kitong oportunidad magsalita para marinig kayo ng mga bagong senador natin. Pero ano namang kinalaman ni Sanchez sa ROTC? Ano namang kinalaman? Kaya this serves as a warning to your group na huwag niyong dadali ni mga walang katuturan dito sa committee ito. Dahil sinisira niyo yung aming pagdinig at sinisayang niyo yung aming oras. And again, we're exercising fairness. Kaya bigyan nyo naman kami ng respeto. Kahit alam na namin ang sasabihin ninyo, ini-invite namin kayo. In fact, we invited all of your colleagues. So, last na ito, and next time we invite you, if ever we invite you, stick to the topic. And this serves as our warning. Again, I'm directing the committee secretary to strike off all of the comments that are not germane to the topic of ROTC. Mr. Chair, gusto ko lang malaman nila na baka mamaya yung ini-insight lang ako na magalit para kuno i-contempt sila, para may rason sila magulo do Senado. Wala akong pakialam. Umuwi ka. Hindi ka na may kukulong dito. Wala kaming pakialam sa'yo. Mr. Chair, I'd just like to apologize for the irrelevant remark that I made earlier. I was just carried away by my emotion, especially with the topic at hand. But I pledge that it will not happen in future hearings wherein we will be invited. So once again, I apologize for what I said. Ang vlog na ito ay bukas sa anumang opinion, pahayag o mensahe. Napanood niyo ba ang buong balitang ito? At nais niyo bang makapanood ng bagong balita araw-araw tungkol sa nangyayari sa ating bansa? Ang gawin mo lang, pindutin ang subscribe red button sa baba at huwag mo rin kalimutang pindutin ang bell icon, pati na rin ang nakasulat na all para ma-update ka sa aming mga bagong videos. Maraming salamat ka, Abangers!